top 9 beauty queens na nasa showbiz. Sa laki ng mundo ng pageantry, ang nabigyan ng pagkakataong magwagi o makakuha ng corona ay siguradong may kalalagyan sa mundo ng showbiz. Sino ba naman ang ayaw sa showbiz o instant fame? Hindi lamang kasikatan ang hatid nito, ang makapasok sa showbiz ay oportunidad na makapagpabago ng buhay ng isang tao. Ang iba na nasa listahan natin ngayon ay nasa showbiz na o film industry bago sumabak sa patimpalak ng kagandahan. Una sa listahan ay si Gloria Diaz o ang ating Miss Universe 1969. Sino bang hindi makakalimot kay Miss Gloria Diaz? Siya lang naman ang ating pinakaunang Miss Universe at ang unang Pilipina na nag-uwi ng Miss Universe crown noong 1969 sa ating bansa. Ang kanyang angking ganda at katalinuhan ang nagpanalo kay Miss Diaz. 18 lamang si Miss Diaz na unang sumali sa pageant at nanalo bilang binibining Pilipinas. Kaya naman, laking tuwa ng mga Pilipino nang iuwi ni Miss Gloria ang unang Miss Universe crown sa ating bansa. Matapos ang tagumpay na nakuha niya sa patimpalak ng kagandahan, si Miss Diaz ay nakatanggap ng kabilaang offer sa film at fashion industries. Kaya noong 1975, unang sumabak si Miss Diaz bilang si Isabel sa pelikulang Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa. Ito ang unang pagkakataon na umani siya ng maraming papuri galing sa mga batikang filmmakers at kritiko ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang veteranang aktres ay nagwagi ng 6 na acting awards, kasama dito ang 2 tropeyo ng FAMAS para sa Nasaan Ka Man noong 2006 at Sagrada Familia noong 2010. Si Miss Universe Gloria Diaz ay hindi lamang nagtagumpay sa mundo ng acting at kagandahan. Nakilala din siya sa Netflix, ang online movie platform na nagpapalabas ng international films and movie series. Nag-cameo siya sa dark comedy series Insatiable noong 2019 as a pageant queen at sa Debbie Ryan's mentor, Gloria Reyes. Controversy. Matapos ang Miss Universe 2010, si Miss Gloria ay naimbitahan ng TV Patrol sa isang interview at tahasang nagkomento ito kay Miss Universe 4th runner-up Venus Ra. Iminungkahin niya, hindi lamang para kay Venus kundi sa lahat ng mga Filipina Miss Universe contestants na sana gumamit ng interpreter kung hindi fluent magsalita ng banyagang salita, kagaya ng Ingles. Aniya? Because when you think about a Cebuana, can hardly speak English and of course Tagalog. Maybe she should answer in Bisaya. Hindi ito nagustuhan ng mga Cebuanos, lalo na ang governor ng Cebu at ang congresswoman na nagdemand pa sa kanya na humingi ng public apology dahil marami umanong nasaktan sa sinabi ng beauty queen. Dahil dito, umani ito ng iba't ibang reaksyon at komento from the netizens. Ngunit, ipinaliwanag ni Miss Gloria na wala siyang intensyon na saktan ang mga Cebuanos o maliitin. Paliwanag niya, mas nasagot sana ng maayos ni Miss Ra ang tanong kung sumagot ito gamit ang sariling salita at may interpreter para mas maipaliwanag pa ng maayos. Number 2, Pilar Pilapil. Ang ating pangalawang beauty queen na naging award-winning actress ay si Miss Pilar Pilapil. Tubong Cebu, si Miss Pilapil ay hindi nagpakabog pagdating sa aktingan. Hindi man niya nauwi ang Miss Universe crown, naging matagumpay naman siya sa mundo ng showbiz. Bago pa man sumabak sa pageantry, una nang nakatanggap ng acting offers si Pilapil bago nanalo bilang binibining Pilipinas noong 1967. Nakatanggap siya ng nominasyon sa FAMAS, Kawad Urian Awards, PMPC Star Awards for Movies, at Manila Film Festival. Noong 2010, isa siya sa cast ng Marimar, Ina, Kapatid Anak, Muling Buksan ang Puso, Pangako Sa'yo, Passion Di Amor, and First Yaya, Stabbing Incident. Si Miss Pilar natagpo ang duguan sa bakanting lote ng Antipolo na may 5 saksak. Mabuti na lamang at may nakakita sa kanya at agarang nadala siya sa hospital. Nasampahan ng kaso ang hinihinalang mga sangkot sa krimen noong 2011. Rufa Gutierrez. Bukod sa pag-arte, nakilala si Rufa dahil galing siya sa angkan ng mga artista.
Hindi lamang pinatunayan ni Rufa na kaya niyang umarte sa harap ng kamera, pinatunayan din ng actress na kaya niyang makipagsabayan sa larangan ng kagandahan. Nagsimulang umarte ang actress noong kabataan niya bago siya nakoronahan bilang binibining Pilipinas World noong 1993 at nagwagi bilang second placer sa Miss World. Matapos mapagtagumpayan ang mundo ng kagandahan, nagpatuloy si Rufa sa pagganap mapapelikula o telebisyon. Kabilang sa mga nagawa ni Rufa ay ang Shake, Rattle and Roll 5, My Monster Mom, Girl, Boy, Bakla, Tomboy, and Maybe This Time. Kasama din siya sa main cast at nil-led web series na The House Arrest of Us bilang ina ni Catherine Bernardo. Controversy. Nasangkot sa intriga si Rufa Gutierrez nang nanalo umano ito bilang Best Actress sa Manila Film Festival noong 1994. Ayon sa balita, hindi dapat si Gutierrez ang panalo bilang Best Actress kundi si Aiko Melendez. Pineke umano ang resulta at nagkaroon ng masusing investigasyon. Ayon sa artikulo ng Chicago Tribune, noong June 27, 1994, nang umalis sa event si Rufa, kasabay rin naglaho umano ang cue cards kung saan nakalista ang mga tunay na nanalo. Alice Dixon. Binibining Pilipinas International 1986 winner Alice Dixon ay nag-umpisa sa kanyang showbiz career matapos ang isang taong pagkahirang bilang Top 15 Miss International. Si Alice ay isang Phil-Am o Filipino-American dahil ang kanyang ama ay isang Amerikano at ang ina ay Filipino. Matapos ang Miss International, naging mas nakilala si Alex sa Family commercial jingle na I Can Feel It. Si Alice ay gumanap bilang Faye, isang fairy sa long-running TV sitcom na OK Ka Fairy Ko na ipinagbinahan ni Vic Soto. Patuloy ang kanyang pagsikat at gumanap ng natatanging role sa mga iba't ibang pelikula kagaya ng To Saudi With Love at Sambahin Ang Ngalan Mo kung saan nanalo siyang Best Actress. Precious Lara Kigaman. Si Precious Lara ay nakilala dahil siya lang naman ang Miss International 2005. Bukod sa koronang nauwi ni Lara sa Pilipinas, hindi rin matatawaran ang kanyang angking galing sa pag-arte magpahangga ngayon. Ang unang appearance ni Miss Lara ay sa GMA's Fantasy Series Encantadia. Matapos ang matagumpay na pag-arte sa nasabing fantasy series, 6 na ang TV shows ang napagbidahan ni Lara. Sa kasalukuyan, nakilala si Lara sa kanyang angking kagalingan sa pag-arte sa The Killer Bride, Halik at Bagani na pinagbibidahan ni na Enrique Hill and Liza Soberano. Pia Wurstbach. Si Pia ay nag-umpisa sa showbiz noong bata pa siya. Ang kanyang unang TV series role ay ang It Might Be You ni Bea Alonzo at Jericho Gonzalez. Gumanap si Pia sa Maala-ala Mo Kaya episodes at naging supporting actress ni Judy Ann Santos sa Piling Mo at marami pang iba. Matapos ang 3 noong siya'y nanalo bilang Miss Universe, ang una niyang main role as leading lady ay sa May Perfect You. Makulay ang pageantry life ni Pia. Bago pa man siya nahirang na Miss Universe 2015, sumali na si Pia sa Binibining Pilipinas noong 2014. Subalit, hindi nasungkit ni Pia ang corona kaya sumali muli at sa 3 pagkakataon, doon na niya nakuha ang minimithing Binibining Pilipinas crown taong 2015. Dala ni Pia ang talino at dedikasyon sa patimpalak nang sumali siya sa Miss Universe 2015 at hindi na siya nabigo dahil naiuwi niya ulit ang Miss Universe crown sa Pilipinas. Si Pia ang ating 3 Miss Universe. Una si Miss Gloria Diaz noong 1969, pangalawa si Miss Margie Moran noong 1973. Controversy. Hindi makalimutan ng buong sambayanang Pilipino, lalo na ng bansang Colombia, ang pagkapanalo ni Pia bilang Miss Universe. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkamali si Steve Harvey ang host ng nasabing patimpalak sa paghirang kung sino ang nagwagi. Nagkamaling nabanggit kasi ni Steve na si Miss Colombia ang winner. Pero tumagal lamang ng ilang minuto dahil binawi agad ang corona kay Miss Colombia at hinirang si Miss Pia bilang Miss Universe 2015. Kylie Versosa.
Si Kylie ay isang ramp at print model bago siya pumasok sa patimpalak ng kagandahan. Noong 2015, nang unang sumabak si Kylie sa pageantry, ngunit nabigo itong iuwi ang korona ng binibining Pilipinas. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, nasungkit ni Kylie ang korona bilang binibining Pilipinas International 2016. Dala ang determinasyon na manalo, lumipad papuntang Japan si Versosa para sa kompetisyon at hindi nabigo ang dalaga nang nahirang siyang Miss International 2016. Dahil sa taglay na ganda at malamodelong katawan, pinasok ni Kylie ang showbiz. Unang lumabas si Kylie sa In Love The Way You Lie na pinagbibidahan nila Sian Lim at Alex Gonzaga. Ang unang lead role ni Kylie ay sa The Housemaid taong 2021. Ito ay remake kuha sa Korean thriller film kung saan nag-viral ang mga promotional photos ni Kylie online dahil sa daring photos nito kung saan nakitang nakababad si Kylie sa bathtub na puno ng dugo. Megan Young. Produkto ng starstruck si Megan Young at nakilala din bilang TV host bago pinasok ang pageantry. Si Megan ang kauna-unahang Miss World ng Pilipinas simula noong 1951. Ibig sabihin siya lamang ang nakauwi ng Miss World crown sa Pilipinas simula nang nabuo ang pageantry taong 1951. Nanalo si Megan bilang Miss World 2013 na ginanap sa Bali, Indonesia. Matapos masungkit ang corona bilang Miss World 2013, una siyang bumida sa remake ng Marimar noong 2015. Marami nang karanasan sa showbiz si Young. Una siyang lumabas sa GMA simula 2004 hanggang 2007. Lumipat siya sa ABS-CBN at namalagi hanggang 2014. Bumalik ulit sa GMA noong 2015 at ngayon masayang namumuhay si Young bilang may bahay ni Mikael Daiz. Harleen Budol. Si Harleen Budol o mas kilala sa bansag na Hipon Girl ay isang komedyante, actress, vlogger at TV host bago pa man sumabak sa pageantry. Nakilala siya sa Wheel of Fortune at naging regular host. Unang hinirang si Harleen bilang binibining ang ngono in sining noong 2017, lumabas sa Magpakailanman noong 2019 at unang gumanap bilang Jenny sa Yaya Dubai and I sa GMA. Sumali siya sa Binibining Pilipinas 2022 at nakakuha ng 7 special awards at hinirang na Binibining Pilipinas first runner-up. Pinadala si Harleen ng bansang Pilipinas bilang representante para sa Miss Planet International 2022 na ginanap sa Uganda, ngunit na-withdraw ito. Controversy. Inulan ng batikos ang FB post ni Harleen noong May 2022 matapos manalo ng isang special ever Belena Cosmetics Award. Aniya, ako nga pala si Binibini number 8. Nicole Budol aka Harleen Hipon at naniniwala sa kasabihan, aanhin mo pa ang babaeng sexy at maganda kung halos lahat ng lalaki nagplanking na sa kanya. And I, Hipon. Hindi natuwa ang mga netizen sa kanyang post at inula ng batikos ang komedyante. Ang post umano ng komedyante ay nakakabastos sa mga kababaihan. Kabalita, salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and share.